Hi, so in this video, I'll be showing you how to identify kung yung core natin is original ba or is it legit. So yung iba nagsasabi may mga kopya daw na core. So madali lang ma-identify yan. So first, yung physical, ano mismo ng unit nyo. Huwag kayo doon magbase kasi iba-iba yung core. Meron tayong core all black. Like yung may rotating bezel. Meron tayong core crush kagaya nito na solid steel. Tapos meron din tayong alu deep black na aluminum yung case niya. So, I think merong apat na type ng bezel ng Suunto core. Okay, so hindi mo pwedeng sabihin, uy, yung sa kanya, rotating bezel, fake siguro yun. Uy, sa kanya, solid steel. So, may apat na variant tayo ng bezel ng core. So, ang pinakamabilis gawin para ma-identify. First, check mo yung serial number. Kung meron bang serial number yung Suunto core mo. Kasi yung iba, wala naman. Tapos, kung meron man, ma-identify mo yun. Magbibigay ko ng link kung paano mo ma-check yung serial number about sa ano yun eh. Sa pag re-register mo sa warranty niya, sa international warranty. So, pag in-input mo yung serial number, lalabas doon yung exact model mismo ng watch mo. At hindi mo magagawa yon kung wala kang serial number or mali yung serial number. Mostly siguro mga fake gumagawa ng ganun. Pero madalang. Okay? Tapos, dito. So, tapos ito. Ito po yung pinaka-safe na pwede mo magawin para ma-identify yung kung totoo bang original yung Suunto core mo. First, turn off mo yung watch mo. Okay? Hold mo yung four corner buttons. So, it should shut down. So, nag-shutdown na siya. Ngayon, kung original yung Suunto core mo, pag-press mo ng any button or this button mode, press ka lang ng isang button. So, yan. Tapos, press ka lang ng isang button. For example, itong mode. So, pag nag-on yan, press mo agad yung two upper buttons. Okay? So, ida-divert ka niya dun sa service setting. So, makikita mo yung version, yung contrast setting, tapos yung pressure niya, kung gumagana ba, makita mo dyan yung barometer function. Tapos, dito ka sa version. So, yan. Yung original, original lang yung maglalabas ng ganito. Yan, nakalagay dyan yung serial number. Look at the last 4 digit, 4206. So, yan din dapat yung nakalagay na serial number sa likod. Let's see kung tama ba. 4206. So, nagmatch. So, ibig sabihin, yung imprint sa likod, pati yung mismong module is nagmatch. So, yun. Ganun lang kayo sa i-identify kung original ba yung core mo. Okay? That's it. So, balik tayo. Sorry. Yun na. Ito yung Suunto core crush lime. Ganda din to. Yung core, pwede mong mapalitan pala yung strap. Ito yung tawag nito, yung lugs or yung adapter. Pwede mo siyang mapalitan nung standard strap o yung kagaya ng core all black, or pwede mo ring magamit yung strap ng traverse, strap ng traverse alpha, or pwede rin yung ambitree vertical, pati yung sa Suunto 9, as long as meron ka nitong lugs. Ito yung iba kasi wala eh, like yung core all black walang ganito, pero yung core crush kagaya nito meron na siyang kasamang lugs. That's it.